at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Viva po ang Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Araw ng Biyernes mahalaga para sa ating komunidad dito sa Quiapo. Gayunpaman, ang banal na misa paggunita kay San Josaphat, obispo at martir. Ang buhay niya, ibig niya ang kanyang kristyanong komunidad, obispo siya, makaugnay, mapalapit, makaisa sa Santo Papa ang simbahan sa Roma. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pukawin mo sa iyong sambayanan ang espiritu na pumuspos kay San Josaphat upang mag-alay na kanyang buhay para sa mga tupa. Pakundangan sa kanyang panalangin kaming mga pinagtibay ng espiritu ring ito ay wag nawang mag-atubiling mag-aalay ng buhay para sa kapwa sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa sa aklat ng karunungan. Napakahangal ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakilala siya na lumalang sa mga ito. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa karurukan, ang rumaragasang tubig at ang mga tala sa kalangitan, ang kinikilala nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig. Kung kinilala nilang Diyos ang mga ito, dahil sa kanilang angking kariktan, dapat ay nalaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng iyan, ang Panginoong may kapal.
Siya ang pinagmula ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito. Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha sa mga ito, sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sangnilikha, makikilala natin ang lumikha. Baka naman hindi sila dapat sisihin ng lubos. Maaaring nagsikap silang makilala ang Diyos, ngunit naligaw lamang sa kanilang paghahanap. Sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila, lubha silang naakit sa kagandahang kanilang nakita. Hanggang sa naniwala silang Diyos nga ang mga ito, ngunit wala silang tunay na maidadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nilang pag-aralan ang sansinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggat sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din, noong panahon ni Lot, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din ang pagdating ng anak ng tao. Sa araw na yon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanya mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang mga nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot.
Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay na siyang makapagliligtas nito, sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing yun. Kukunin ng isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng nagkakasamang gumigiling. Kukunin ng isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ng isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang malagad, sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buwitre. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ngayong Biyernes, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Muli natin pinagninilayan ang ating pong Jesus Nazareno, pasan-pasan ng krus para sa ating lahat. Naniniwala tayo, sabi nga sa Ebanghelyo ni San Juan, sa bahagi ng kausap niya si Nicodemo, paano itinaas ang ahas sa ilang, itataas ang anak ng tao sa krus? Sapagkat yung simbolo sa lumang tipan, ito po'y simbolo ng Department of Health, World Health Organization, yung ahas na kapalibot sa haligi. Kung paano itinaas ang ahas sa ilang, yun po'y lumang tipan sa bagong tipan sa Ebanghelyo. Itataas ang anak ng tao sa makatwid, ang nagpapagaling, nagpapahilom, ang krus ni Kristo. Yan po ang kwento ng salot na ito, ang magbibigay ng lunas, ang magbibigay ng medisina, ang magbibigay ng gamot, ay ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magpasalamat sa kayong mga deboto nang galing pang iba sa malayo. Gumising kayo ng madaling araw. Sinasariwa natin ang kapangyarihan ng krus ng Nazareno. Yan ang nagpagaling sa atin. Ibaon natin sa utak natin at ituro natin sa iba. Pagnilayan po natin ang salita ng Diyos. Sa ating unang pagbasa sa karunungan, noon, lalo na ngayon, maraming nabubuhay na parang walang Diyos. Akala yung mundo ang daigdig, ang sanilikha, mapapaliwanag ang sarili nito. Ang sa pag-aklat ng karunungan, ang aklat ng karunungan hindi yabang ng utak. Mapagkumbaba ka sapagkat ang katwiran, ang pagrarason natin, binigay, ipinagkaloob sa atin ng karunungan. Kaya marunong tayo. Karunungan ng Diyos. Maraming nakalimot nito. Akala, matalino ako. Bobo kayo. Mahusay ako. Marami ko mga grado sa mga matataas na pamantasan. Ginagawa kong Diyos ang aking sarili. Magaling ako eh. Magtalento ako. Mausay ako. Mautak ako. Sa mundong ito, hindi na umaalis. Pinapaalala ng aklat ng karunungan, hindi mo ba nakikita yung gawa? Hindi mo ba nakikita mga tanda? Hindi mo ba nakikita yung mga senyales na lahat
tinuturo sa may gawa nito? Nakalimutan mo na ba ang Diyos? May takot ka ba sa Diyos? Ito po ang malaking hamon para sa kasalukuyang salinlahi. Itong henerasyon na ito, nabubuhay para parang walang Diyos. Supisyente na tayo. Hindi na natin kailangan siya. Mapapaliwanag natin sa pamamagitan ng ating katwiran at rason ng lahat. Pinapaalala, magpakumbaba tayo. Sapagkat tayo'y nilikha niya, galing tayo sa kanya. Lahat ng ito na mga magaganda, tinuturo kung makapagsasalita lamang ang kalikasan, tinuturo, umaawit, sumasamba, niluluwalhati. Ang hindi nakikitang lumikha, hindi nila kayang gumalaw sa kanilang sariling kakayahan. Ang nagpapagalaw at nagpapanatili ng buhay, siya. Unang pagbasa yun. Gayun din ang ebanghelyo natin ayon kay San Lucas. Pagpili, may mga taong nabubuhay parang walang Diyos. Kapahamakan ang mga pagbasa po natin na lalapit na pa tayo sa konklusyon ng ating liturhikal na taon. At ang konklusyon nga, dakilang kapistahan ng Kristong Hari, Kristo Rey, Viva Kristo Rey. Haharap tayo sa ating Panginoon bilang hukom at itutuos natin ang ating lahat ng ginawa sa buhay. Kung sinuklian ba natin, hindi lang sukli, parang barya. Kung naghandog tayo ng pagmamahal sa Kanya, ano? May isang tao, mapapahamak. Isang tao naman, gagantimpalaan. Yung mapapahamak, ito ang malalagim na description sa ating ebanghelyo. Tubig, malulunod, sapagkat yung iba, nabubuhay parang walang Diyos. Nagtatrabaho, nag-aasawa, inaasikaso yung mga bagay na dapat gawin sa pang-araw-araw na buhay. Walang panahon sa Diyos. Buhay na parang walang Diyos. Isa lamang ang pamilya ni Noe, pumasok sa daong. Ang mga tapat, nakakaunti, naligtas. At yung mga nabuhay parang walang Diyos, nalunod silang lahat. Tubig yun. Baha. Isa pang halimbawa, apoy at asupre. Noong panahon ni Lot, si Lot po ay pamangkin ni Tatay Abraham. Sinabi ng Diyos, sobra ng kasamaan itong ginagawa ng mga syudad ng Sodom at Gomorrah. Lahat ng posibleng kasalanan, perversyon, kawalangyahan, hindi na inisip ang batas ng Diyos, lahat ng kababuyan sa buhay, nagkasala. Sila po ay ginagawa nila yung gusto nilang gawin na buhay parang walang Diyos. Si Lot, kasama ang pamilya niya, naligtas. O umalis kayo sa Sodom at Gomorrah. At anong nangyari sa dalawang syudad na makasalanan? Natupok silang lahat. Nasunog silang lahat. Yan ang kapahamakan. Di ko po kayo tinatakot. Ebanghelyo ito. Nalunod silang lahat. Natupok silang lahat. Isa pang description. Yung mga nabubuhay, parang walang Diyos, parang mga bangkay na walang nag-aasikaso, naagnas, inuuod,
bumabaho at lumilipad yung mga buwitre upang tukain at kainin itong mga bangkay na ito. Sinusubukan lang ng ating Panginoon na magising tayo. Kapahamakan kung tayo nabubuhay parang walang Diyos. At ano naman sa mga nagmamahal sa Kanya, kukunin, aalagaan sa wakas ng panahon kung ang buhay natin ay pakikipagkaibigan sapagkat ang buhay natin hinay-hinay ra, dahan-dahan ito, unti-unti ito, proseso ito, madali ang sumira, tumibag, bumuwal, dibain, ngunit ang bumuo at magtatag, matagal na proseso ang pagdidilig, pangangalaga, pagtataba, pangangalaga upang umusbong ito. Yan ang mga ani natin ng pagmamahal na aalay natin. At alam naman natin na ngingiti ang Poong Senyor sa atin. Sige po, ha? May santo po para sa araw nito. Nakapula po ako, martir. Si San Josaphat. Mahalaga para sa kanya ang katapatan bilang Katoliko. Tayo po'y Katolikong Romano. Si San Pedro, San Pablo, nag-alay ng buhay sa Roma. Mahalaga po yung connection natin sa Santo Papa kay Papa Francisco sapagkat siya po ang bikaryo ni Jesus sa panahon natin. Sikapin natin, ganun tayo. Layo-layo. Sino ba yan? Bakit tayo makikipag-ugnay sa isang banyagang teritoryo at tayo po'y magiging tapat doon? Yan ang turo ni Jesus. Ikaw si Pedro at sa batong ito, sa Pedrong ito, itatayo ko yung simbahan. Nag-alay ng buhay si San Josaphat para sa katapatan bilang Katoliko at katapatan sa Santo Papa. Yun lang po mga kapatid. At malapit na ba yung eleksyon? Hindi po ako nagkokumpanya. Ngunit tayo nagdadasal para sa ating republika, para sa ating bansa na nawa ang kalagayan ng mga dukha, mga maralita na sobrang nahirapan na ang mga pinunong ihalal natin kapakanan ng mga mahihirap ang isa sa puso. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, ni San Josaphat, mabuhay po tayo, naghahanda at gusto natin sa dulo ng ating buhay mapangiti, mapasaya sa alay nating ibinigay na buhay ng pagmamahal alang-alang sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa wakas ng panahon, ipinadala ng Diyos ang kanyang mga anghel upang tipunin ang kanyang mga hinirang. Habang ating ipinapanalangin ang pangangailangan ng lahat ng sangkatauhan, hilingin natin sa Diyos na matagpuan niya tayong handang humarap sa kanyang muling pagbabalik. Tugon po natin, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanilang pagsaksi sa kanilang buhay naway higit na makahikayat ng mga tao at mga bansa sa daan ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga Kristiyanong sumasampalataya naway magpahayag ng kanilang pananampalataya sa buhay na walang hanggan at maunawaan ang walang hanggang bunga ng bawat kilos natin. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang ating sarili naway maihanda natin sa pagdating ng paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng tuwid ng pamumuhay sa katotohanan, katapatan at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag.
ang mga biktima ng pag-uusig at pang-aabuso, naway makatagpo ng tunay na kagalingan upang makamit nila ang katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga yumao naway bumangong muli sa kalawalhatian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Panginoon Diyos, hindi namin alam ang oras ng iyong pagbabalik, ngunit umaasa kaming hindi kami pababayaan ng iyong pagmamahal. Gawin mo kaming aktibong umaasa at naway tanggapin kami ngayon sa aming mga puso. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas na dil at trigo. Dugo't katawan mo, Jesus Nazareno, alak at tinapay sa lahat ay nagbibigay buhay. Iyayang kalaho at may magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang mga alay na ito ay gawing mapuspos ng iyong pagpapala at kami gawin mong matigib ng pananampalatayang di magmatitila na panininigan ng pagdanak ng dugo ni San Josaphat sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Josaphat ay parangalan, siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martiray dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kung hindi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghela nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bag niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat mapumanaw. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Josapat, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Aleluya.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahalang banal na pakikinabang na ito ay magdulot nawa sa amin ang espiritu ng katatagan at kapayapaan upang ayon sa halimbawa ni San Josaphat. Kami ay kusang maglaan ang aming buhay sa ikararangal at ikapagkakaisa ng sambayanan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapatid, ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mong anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iaon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong karihan sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Pagbabas pa sa mga deboto na kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan yung angkan nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala nila mga pangalan sa binyang na ikaw ang ibigin at paglilingkod ng binang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangirihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno.